Mag-aalay sana ng bulaklak sa puntod ng kanilang lolo sa Barangka Cemetery sa Marikina, ang pamilya ni Joylene Abadilla. Pero laking gulat nila nang wala na roon ang labi ng kanilang lolo. Sa lolo ko po, pinuntahan po namin, butas na po, wala na po yung buto po. Inahanap po namin, kaso po wala na po doon, kaya nagpapa-assist po kami para kung bakit po nila tinanggal po nang wala pong abiso sa amin. Hinahanap naman ang pamilya ni Jesse Atibagos ang mga labi ng kanyang mga magulang at apo dahil iba na raw ang nakalibing sa dati nitong nicho. Napakasakit para sa amin na dadalo kami, wala na. Nilabas tanga nila, walang abiso. Ngayong nagsasagawa na ng inventory sa mga labi na basta-bastang hinukay, pinayuhan ng Marikina LGU mga kaanak ng mga apektadong labi na makipag-coordinate sa opisina ng sementeryo. Kami, tinatawagan namin yung nasa record eh. Kahapon hanggang ngayon, meron 13 na nagtatanong, nag-i-inquire. Kaya nga yung ating City Health Office narito ngayon, si Dr. Opet, para ma-handle din yung mga actual na labi ng mga na-exhume natin. May ilang mga may tags, so tinitrace namin, hinahanap namin sa file, gumagawa ng inventory ngayon. Kung ilan yung may tag, ilan yung walang tag, then kung paano namin makikilala yung mga remains na yun. Pero majority na yun, nakatag naman po. Oras na matukoy ang mga labi, aabisuhan daw nila mga kaanak. Plano rin daw nilang i-redevelop ang Barangka Cemetery. Bukod sa libreng cremation, magbibigay rin daw ng libreng reinterment o muling paglilibing para sa mga labi na iligal na hinukay. Isang misa naman ang inialay para ipanalangin ang kaluluwa ng mga apektadong labi. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga dumadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay.